hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, tap the bottom bell, select all para lagi kang updated sa bago kong ipopost. Today's vlog ay i-share ko sa inyo ang sikreto ko. Kahit di ako marunong mag-English, yes or no lang sagot ko sa interview. Selected agad ang lola niya! O, diba? Ayan guys, i-share ko sa inyo yung experience ko nung interview. Nung December 16 yun, di ko makakalimutan. December 16, 2020. Ayan. So, unang interview, sinalangan, eh, kabado ako dahil kay English dahil talaga English talaga. Loading ako mag-English talaga, minado ako dyan. So, ayan na guys. First interview ay taga-agency dito sa Hong Kong. Introduce yourself, diba? My name is Joanna Pantalgan from Nicolai City, Burban. I'm 25 years old. High school graduate, I have 2 kids, married, blah blah blah, work experience, sasabihin mo doon. Tapos may mga questions sila. Kung ang natandaan ko doon, sabi niya, ilang years gusto mong mag-work dito sa Hong Kong? Sabi ko, 10 years sir! Sabi ko, 10 years sir, I want to work 10 years! Tawa siya eh! Aba? 10 years daw? Tawa siya eh. Ano ba yun? Tawa siya, 10 years, aba? Kasi yung iba, isang kontrata lang. Isang kontrata lang. Ano na, ako 10 years talaga kasi ang dream ko talaga magkabahay. O yun talaga, magkasarili ako ng bahay ba? Tapos, yun. Sa first interview, pipiliin lang kayo niyan. Oo, sa ano namin nun? Sa Kinsey kami, Kinsey. Lahat in interview. Tapos na-select sa amin, 5 lang. O, ang mga kasabayan ko pa day, mga ex-abroad na, mga fresh from abroad pa. O, sabi nga ni Ate Faye, Pwerte mo na yun, first timer ka, nakuha ka. Sabi niya ganun. Siyempre. Siguro, para sa akin din talaga nang makapunta ako dito sa Hong Kong. Kaya, thank you Lord. So, ayan, naselect kami 5. 5 na lang. Lagas agad yung 10. Kailangan, sa sunod na interview, pumasa ka din. Yung 5 na yun, sa pangalawang interview, yung amo na pumili sa'yo. Yung doon na sa employer interview day, na kay kalisod man ko day. Kay ang Chinese ba? Bulul. Bulul pa sila. Unya, ang ako lang masabdan. Ang clear lang sa akong kuan, it's okay to you. May ano ba? It's okay to you, de. Ang lula niyo. Hindi na ako mag-ha? Pag narinig ko na yung, it's okay to you? May iba-ibang words ako naiintindihan, ha? Itagalog ko na lang, ha? Kay pag-i-English, mamali pa, eh. Sabi niya, kaya mo bang mag-alaga ng bata? Yes, sir. Anong mga, sabi niya, kaya mo bang mag-alaga ng bata? Sabi, yes, sir. Okay lang ba sa'yo na gumising ng alas 6? Yes, sir. Tapos may ano pa dun. Wala kasi akong ano eh, sariling kwarto eh. Kasi yung ibang aplikante kasi, hahanap talaga sila ng sariling kwarto. Choosy pa ba ako, day? Siyempre, hindi na ako mag-choosy-choosy. Di naman yan, habang buhay, wala kang room eh. Kung halimbawa, sa first contract mo, pagtiyagaan mo muna kasi, first timer ka. Swerte mo na kung ma-select ka ng employer, kaya di ka na mag-choosy-choosy niyan. Sabi ko, yes sir lang ako ng yes sir. Tapos
ano din siya, nagbigay din siya ng ibang tanong. Sabi niya, ano ang ipapakain mo sa bata? Sabi ko, vegetable. Tapos may words pa ako na nakalimutan, hindi ko talaga masabi-sabi. Nasa dulo na ng dila ko, hindi pa lumabas. Ako, tapos tinulungan na lang niya ako. Binanggit na lang niya, fruits, vegetable, like sweet potato, pumpkin, mga ganun ba? Tapos, nagbigay siya ng case. Kung halimbawa daw, nagluluto ka, tapos, yung bata umiiyak, alin uunahin mo? Sabi niya ganun. Sabi ko, patayin ko muna yung apoy. Di unahin ko pag-alaga yung bata kasi priority talaga ang bata. Okay. Pag halimbawa daw nagsuka ang bata, alin ang uunahin mo? Ang suka o ang bata? Aba siyempre, bata bago ang suka. Sabi ko, in English yun ha. Kaya siguro, ayun, kaawaan ng Diyos, nasilik pa din ako. Tapos doon na sa video interview, ayun na nga, na-share ko na nga sa inyo yung experience ko doon sa, sa video interview ko na nakakatawa. Yan guys, ang tips ko lang sa inyo, kung halimbawa, first timer ka, wala kang experience, pag na-select ka ng amo, huwag ka na munang juicy. Kasi, para sa akin lang ha, kasi iba-iba naman tayo eh. Iba-iba naman tayo ng opinion eh. Para sa akin, hindi na ako mag-juicy-juicy kasi wala pa akong, kumbaga wala pa akong karapatan mag-juicy-juicy kasi wala pang experience. Ang kailangan kasi experience eh. Pag marami ka ng experience, doon ka na mag-juicy-juicy eh. Maghanap ka na ng sariling room. Kaya, pag first-timer ka, huwag ka munang juicy, ha? Para sa akin lang, iba-iba naman tayo eh, di ba? Yung iba kasi kahit first timer, gusto talaga nila own room, kunti lang ang bata. Eh, kung gusto mo maselik agad, huwag ka nang juicy. Di ba? So, ayan lang muna ngayong araw. See you next vlog! Kung di ka pa nakasubscribe, tap the button bell. Select all. Subscribe! Then don't forget like and comment. Bye bye.